Ayan, so magandang araw sa inyong lahat and welcome back to Sashimi the Flowerhorn Channel. Sa video ito guys ay pag-uusapan natin ang tungkol sa breed at strain ng flowerhorn fish. Lagi ko kasing na-encounter ang mga flowerhorn keepers na nagtatanong ng kung ano ba ang breed, ano ba ang strain ng kanilang flowerhorn fish. Lalo na sa akin guys, madami laging nagme-message sa akin tungkol sa kanilang flowerhorn fish at tinatanong nila kung ano ba ang breed at strain ng kanilang flowerhorn. So kung ikaw ay isa sa mga nagtatanong ng ganyan sa akin o sa kung kanino mang mga expert sa pagpa-flowerhorn, panoorin mo ito hanggang dulo dahil may matutunan ka sa video na ito. Una sa lahat, pag-usapan muna natin ang pagkakaiba ng breed at strain ng flowerhorn. Gawin lang natin itong simple dahil medyo technical ang mga ganitong topic dahil ito ay tungkol sa genetics. Explain ko lang sa inyo based sa language nating mga flowerhorn fish lovers. Magbibigay na rin ako ng mga halimbawa ng mga breeds at strains ng flowerhorn. So pag sinabi nating breed, ito ang mga types o uri ng flowerhorn fish. Kumbaga pa, sa taxonomy ng isda, sila ay napapabilang sa family ng mga cichlids at bilang isa sa mga cichlids, ang flowerhorn ay may iba't ibang uri din. Yung mga common na breeds ng mga flowerhorn dito sa Pilipinas ay ang Zenzu, Kampha at Golden Bass. Kalaunan, nagkaroon na rin ng Kai Silk. Itong apat na ito yung mga common breeds ng flowerhorn dito sa Pilipinas. Marahil ikaw na nanonood ng video ko ngayon ay may flowerhorn na isa sa mga ito. May iba pang mga breed based sa research ko tulad ng King Kong Parrot, Golden Monkey, ito correct me if I'm wrong, parang wala nang breed ng ganitong flowerhorn ngayon based lang sa nabasa ko sa isang article. Yung Super Red Monkey naman o SRM, actually meron ding mga SRM na breeds dito sa Pilipinas pero bihira lang sapagkat mahal ang mga ganitong flowerhorn. Usually ini-import pa ito sa Thailand. Yung King Kampha, ito yung mga magagandang klaseng mga kampha na bihira lang din sa atin. Yung Kampha Malaw at marami pang iba. So ibig sabihin, pag sinabi mong breed ng flowerhorn, ito yung ma-identify mo ang commonality ng kanilang traits. For example, pag Zenzu, mapula, mabilog ang kok. Yung Kampha, matitingkad at makakapal ang pearls. Yung Golden Bass, madilaw. At ang Thai Silk, maputi. Kaya madali lang ma-identify ang mga breed ng flowerhorn. Kaya kung kayo ay magtatanong ng tungkol sa breed ng inyong flowerhorn, pwede nating masagot. So ngayon punta tayo sa strain. Ang strain naman sa flowerhorn fish ay ang specific genetic variation ng breeds ng flowerhorn fish. Alam natin na wala na talagang pure breed ng flowerhorn ngayon. Ika nga ni Idol Van Ramirez. At totoo naman talaga dahil ang flowerhorn ngayon ay super hybrid na. Kaya ang mga strains na ito ay mag-a-identify kung gaano ka-quality ang pinanggalingan ng ating flowerhorn fish kahit hindi mo pa nakita ang mga itsura nito. At ito din ang identification ng kung sino ang breeder na nag-breed nito. Ang strain ay usually pinapangalan ng breeder sa kung anong gustong ipangalan niya na strain sa flowerhorn. For example, nakapag-breed ako ng isang strain ng ZZ at isang strain ng KZZ. Tapos, pangalanan ko ang strain na Sashimi strain. So, pwede yon dahil original ko yon. So, in short, ang breeder talaga ang nakakaalam ng strain ng flowerhorn. Halimbawa na mga strain, isa sa mga popular na strain ng flowerhorn fish sa atin ay ang Red Hat strain na breed ni na Idol FH Jones at Kedge Red Hat. Usually, ang traits na lumalabas sa mga Red Hat strains ay ang traits ng Zenzu. Kaya madalas sa Red Hat ay malalaki ang kok
at na-identify ang mga Red Hat na ZZ breeds. Isa ding example ang ZZian strain na crossbreed ng KZZ at Golden Base. Ang breeder naman nito ay si Sir Radinton Duenas. Ang features nito ay may halong pula at dilaw na parang naging dual tone ang kulay niya. Isa pang halimbawa, yung na-breed ng nag-sponsor sa atin noon na si Sir Bench Tobias na Flame Emperor strain na ang focus naman ay Golden Base na breed. At marami pang ibang mga strains. So, ito yung usually na tinatanong na hindi masagot ng kahit na sinong master sa pagpa-flower horn. Dahil ang nakakaalam lang at makakasagot nito ay ang breeder mismo. Kaya sa mga nagtatanong kung anong strain ang kanilang flower horn, balikan nyo po ang seller o breeder na pinagbilhan ninyo. Huwag po kayong magtanong sa amin, parang awa nyo na, dahil hindi po kami manghuhula. So yan ang tip ko sa inyo na bago ninyo bilhin ang flower horn, dapat tanungin nyo muna kung anong breed o strain ang inyong flower horn fish para alam ninyo. Pero alam nyo ba na according sa isang nag-i-import na mga flower horn galing Thailand na hindi daw uso ang strain doon? Dito lang sa Pilipinas ang maraming strain. Kaya kahit ano pa yung flower horn nyo, may strain man yan o wala, mahalin na lang ninyo dahil yan ay may buhay din. So I hope may natutunan ka ngayon sa vlog ko na ito. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na kayo at i-follow nyo na din ang aking FB page na Sashimi the Flower Horn na nasa description ang link. At kung may katanungan ka tungkol sa pagpa-flower horn, i-comment mo lang. At bago ko tapusin ang video, shoutout muna tayo sa mga nagpapa-shoutout. Shoutout kay Gacha Lover, Lia Langbis, 4Fish 2 Lover, CJ, Eric Manzanares, Mr. Loki, at Pete Mangmang.